Simoy ng dagat at simoy ng lupa. Mula sa aktibidad, natutunan mo na ang mga buhangin ay mas mabilis uminit kaysa tubig at ang buhangin ay lumalamig ng mas mabilis kaysa tubig. Sa parihong paraan, kapag ang mga ibabaw ng lupa ay nakalantad sa araw tuwing araw, mas mabilis itong uminit kaysa mga anyong tubig. Sa gabi, kapag lumubog ang araw, ang lupa ay mas mabilis na mawalan ng init kaysa mga anyong tubig. Paano ito nakakaapekto sa hangin sa paligid? Kailan nangyayari ang simoy ng dagat? Isipin na nakatayo ka sa tabi ng dagat, sa tabi ng dalampasigan. Sa araw, mas mabilis uminit ang lupa kaysa tubig sa dagat. Ang hangin sa itaas ng lupa ay magiging mainit sa unahan ng hangin sa itaas ng dagat. Alam mo kung ano ang nangyayari sa mainit na hangin? Tumataas ito. Kaya, ang mas mainit na hangin sa ibabaw ng lupa ay tataas. Ang hangin sa itaas ng dagat ay lilipat upang palitan ang tumataas na mainit na hangin. Pagkatapos ay madarama mo ang gumagalaw na hangin. Ito ay bilang isang mahinang hangin, isang simoy ng dagat. Kailan nangyayari ang simoy ng lupa? Ano ang mangyayari sa gabi kapag nawala ang araw? Parihong lalamig ang lupa at dagat. Ngunit ang lupa ay mawawalan ng init nang mas mabilis kaysa tubig sa dagat. Sa madaling salita, mas mananatiling mainit ang dagat. Sa pagkakataong ito, ang hangin sa ibabaw ng dagat ay magiging mas mainit kaysa hangin sa ibabaw ng lupa. Ang mainit na hangin sa itaas ng dagat ay tataas. Ang hangin mula sa lupa ay lilipat upang palitan ang tumataas na mainit na hangin. Ang gumagalaw na hangin o hangin ito mula sa lupa ay tinatawag na land breeze. Sa ilustrasyon sa itaas, makikita mo ang isang aro na nakaturo pa itaas. Ito ay kumakatawan sa pagtaas ng mainit na hangin. Ang lugar kung saan tumataas ang mainit na hangin ay isang lugar kung saan mababa ang presyon. Mababa ang presyon ng hangin. Sa madaling salita, ang lugar kung saan tumataas ang mainit na hangin ay isang lugar na may mababang presyon. Sa kaibahan, ang malamig na hangin ay siksik at may posibilidad na lumubog. Batay sa inyong natutunan sa ngayon, sa anong direksyon gumagalaw ang hangin? Mula sa isang lugar na may mababang presyon patungo sa isang lugar na may mataas na presyon o sa kabilang banda? Marahil alam mo na ang sagot na ang hangin ay gumagalaw mula sa isang lugar na may mataas na presyon patungo sa isang lugar na may mababang presyon.